tatanong natin to kay Julian. Pressure ba sa'yo? Kasi si Allen galing sa 1 billion. Pressure siya sa akin po personally as an actor lang. Parang hinahayaan pa namin manghula yung isa't isa na nakakadagdag pa sa bigat ng trabaho. So, sa paggawa ba ng pelikula nyo ni Allen, may mga restrictions ka? Medyo yun po yung pet peeve ko eh, parang... So, bakit ganun si Allen ngayon? Sa mga nakaraan mo bang nagawa, merong nagselos? Wala, parang... Parang wala naman po. The end mamatay. Of the... Uy, meron ba? Wala po! Iba balita ko ah. Ibang balita sa akin. Oh. Parang alam ko na sinasabi ng mama. So, lahat ng negosyo pinapasok mo na. Bakit? Anong gusto mong patunayan? Gusto ko lang pong matuto doon sa mga pagkakamali ko noon. Naloko ka ng malaking pera? Ng iba-ibang tao po. Mga 100 million? More or less po, yes. Oh my God. Dinalaw tayo ngayon ng ating mga bida sa pelikulang 5 Breakups and a Romance. Miss Julia Montes and Alden Richard. Hello po. So para na kayong tipaklong, talong kayo ng talon. Lalo na ngayon, mahihina ang pelikula ngayon na parang pag umapak lang ng 100 million ng pelikula ngayon, parang sobrang big deal na. Challenge pa sa'yo ito? Yes, kasi Ma'am Ogs, parang yun din yung parang mensahe na gusto namin iparating sa mga Pinoy na talagang nasa culture kasi natin ang panonood ng sine. Kumbaga gusto natin lagi sama-sama tayo sa halos lahat ng mga masasayang pangyayari, which is yung panonood sa cinema. Isa yun. So, sobrang reset kasi yung ginawa sa atin ng pandemic. Kaya ang daming nagsarang sinihan. Tapos yung mga ibang sinihan, nag-renovate, nagbawas ng upuan, pero nagdagdag sila ng mga malalaki na yun ang gumagawa rin sila ng efforts para maibalik yung tao. Pero ilang years na rin, medyo hirap talaga. Medyo gumagapang talaga yung industriya. Pero kami po, na mga gumagawa ng mga story at movies, ito po yung pinapakita natin sa mga manonood na hindi po kami napapagod. Para at least ibalik natin kasi tayo-tayo rin po ang magbabalik na. Tatanong natin to kay Julian. Pressure ba sa'yo? Kasi si Allen galing sa 1 billion. Pressure siya sa akin po personally as an actor lang. Hindi kasi ako gumagawa po ng romance technically. Halos ito yung isa sa genre na hindi ko napapasok halos. Tapos pressure siya kasi first time ko makakatrabaho si Allen. Pero yung pinanggalingan, wala po ako dun eh. Parang mas happy lang ako dun sa naging experience. Saka naibigay siya sa akin ng pagkatiwala siya sa akin. At kumusta si Allen bilang producer ng pelikula? Bigay ba sa'yo lahat, Julia? Yung mga pasabog ba? Mga pagkain, mga ganyan? Maalaga eh. Maalaga as an actor, as a ano. So, as an all-in? Oo, all-in. Pwede, so, pwedeng, dahil producer na siya baka naman. Yun nga din, Ma'am Ogs. Parang dagdagan ko lang yun. Kaya, alam mo to, Jules, tsaka ni Direk Irene na. Parang sabi ko, of course, yung team namin, yung Myriad Corporation, since very hands-on din kami alongside with Cornerstone Studios and GMA Pictures, parang ang mindset ko lagi whenever we do executions na this is Julia's comeback. Gusto kong mapakita yon sa mga in ways na hindi ko kailangan sinasabi lang kay Jules. Ayoko yung promise ko. Jules, akong bahala, ganyan-ganyan. Parang sinasabi ko na lang po siya nung nakikita na ni Jules yung mga nagagawa ng team for her. Kasi, moreover, this is our first movie together. Siyempre, ito rin yung pagbalik niya after a while. Diba? Parang ilang years pa, Jules? 25? 26? Grabe yung 25. Right. Parang tanda ako dun. 8 lang, no? 8 years. So, this will make a statement for both of us, especially for her as this is her comeback. So, conscious ka ba bilang producer pagdating sa set na nakagastos na naman? Bago mag-shoot at saka nung parang na-finalize na po na talagang this is gonna be a three-way co-prod, isa lang yung hiningi sa akin ni Direk Irene. Sa shoot days, actor ka, hindi ka producer. Of course, may team din naman po ako, so they handle all of those technical stuff. Okay. Pero pagdating ko sa set, ako si Lance, hindi ako si Allen the producer doon. Mm-hmm. Minsan ba nakakalimot ka? Dahil may hirit ka, tapos oh my God, ako pala yung si Lance ngayon, sorry. Meron ba? Jones, meron ba ako? Hindi, mas totoo ka naman kapag ano. Sorry. Pag alam ko po, parang hindi po kasi ako nagsusuot ng iba-ibang sombrero every time during the shoot. Kasi parang yun nga, pwede siyang pag-usapan after. Kumbaga pag ando na ako, pagdating ko sa set, mag-aayos, mag-memorize ng lines, actor muna ako. Pag kailangan ng pag-usapan yung mga bagay na hindi related sa acting, after na po yun ang actual work. Kasi maapektuhan po yung performance.
So, ano lang, sino ka muna? Focus ka muna kung ano yung kailangan sa'yo at the moment. But honestly, personal choice mo o number one choice mo si Julia o meron ka pang ibang kinonsider? Ay, hindi po ako nag-decision yan. Kasi si Direk Irene po, anong sinusulat to, kami na pong dalawa ang nasa isip niya. So, when you learned na si Julia ang makakasama mo, anong initial reaction mo? Tatanggapin kaya niya? Ito na nga nakakatawa, Mama Ugs, kasi pre-present po sa akin, umuuna siya. Mm-mm. Ako nauna. Si Jules po ang naunang pagpresentan. And then, sinabi ba sa'yo na prospect ako yung... Oo. Kaya ang tanong ko po nung pinit siya akin, sabi ko, seryoso ba ako? Seryoso ba talaga kayong ako? Kasi Alden, alam ko ng Alden. Tapos bagong ako yung ipipare, parang seryoso ba? So parang may doubt pa ako sa sarili ko na talaga ako yung pipiliin niyo. Tapos nung naano ko na yung synopsis, hindi pa po siya yung talagang ano. Script. Buong script na pinitch eh. Synopsis lang. Fastest yes ko to. Fastest yes, lahat ng mga first, lahat ng mga hindi ko laging ginagawa, dito ko talaga nagawa. Kaya memorable yung film. Sa pananahimik ni Julia, sino nagtulak sa'yo na bumalik ulit? Ako na rin po. Kasi parang nagkataon din naman po, Cornerstone, lagi naman sila nagpipitch sa akin. And then parang ang feeling ko lang, may mga projects na, okay pa po, sige po, anuhin ko lang muna yung school ko, ang dami pang requirements and all. But this time, nung pinitch to sa akin, para akong wait lang, yes po ako. Parang first time ko na-excite, may ganun siyang gut feel na parang hindi ko po pwedeng pakawalan kahit na natatakot akong gampanan siya. So yun yung naging impact sa akin nung pagpipitch sa akin nung araw na yun. So isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay nanahimik eh dahil nag-i-school ka. Yes po. Anong year na ni Julia ngayon? Magta-third year na. Hopefully sana matapos ko na yung requirements sa second para mag-third year na ako. Sana all. Oh. Anong course naman ito? Business management po. Anong nagtulak naman kay Julia para bumalik sa pag-aaral? Noon pa ba gusto mo nang mag-aral ulit? Kailan na busy ka? Yes po eh. Kasi nung pagpasok pa lang sa showbiz, open naman ako sa mga interviews before na hindi ko naman pinangarap talagang maging artista. Pero na-blessed po ako ng opportunities, nagsunod-sunod, nabibigyan ng magagandang roles. Tapos dahil breadwinner din, so syempre umabot sa point na kailangan ko rin mag-stop para lang matuloy yung work and then mapaaral ko yung mga kapatid ko. So parang this time, gusto ko lang mapakita sa mga kapatid ko na kaya nyo pa rin ituloy yung pag-aaral. Huwag kayong mag-give up. Kasi nung nag-pandemic, like yung isa kong kapatid, medyo nahihirapan siya pagsabayin yung online, sa mga requirements. So, nada-down siya. So, parang gusto ko lang maging example sa kanya na kahit na mahirap, basta gusto mong makatapos, makakatapos ka. So, yun lang yung naging motivation ko din po para bumalik. So, until now, si Julia ay breadwinner pa rin ng family. Yes po. Oo. Oh. Siyempre, hindi ka na ganun ka-aktibo. Ngayon ka lang napagkikita ulit ng mga fans. So, somehow ba, like, nabawasan na yung pagtulong mo sa family because, oh... Mas ano lang po, well-managed na. Siguro, naswertehan ko na napalaki ako ni Lola nang hindi masyado magarbo din po ever since. So, parang hindi rin ako naging magastos. So, nakapag-ipon-ipon. Tapos siguro din, bilang breadwinner, naging motivation ko rin yun na parang, nako, hindi po pwedeng matagal din ako magpahinga. Kasi, syempre, mauubos din naman ang ipon mo. So, kailangan mo rin bumalik. Anong nagiging reaction mo, Julia, kapag nakikita kanila on screen na, oh, parang ang laki ng ipinagbago ni Julia. In terms of, in general po, siguro mas ano, nahahappy ako ngayon kasi na-appreciate nung iba yung kung paano ako ngayon kesa before na mas mahiyain o mas hindi makapagsalita ng maayos. I mean, mas reserved talaga. So ngayon, marami namang natutuwa at hopefully marami pang matuwa. So, sa paggawa ba ng pelikula niyo ni Alden, may mga restrictions ka? Ayan ang magandang question. Ang appreciate ko po kasi sa film, kung ano po yung napag-usapan, yun talaga yung nangyari. Eh medyo yun po yung pet peeve ko eh, parang kung ano yung sinabi mo sa akin nung nagpipitch ka pa lang, kapag hindi yun nangyari on set, minsan po nami-misinterpret na, ay, nag-inarte siya, ay, ayaw niya, umuo siya, pero biglang ayaw na. Yun yung iniiwasan ko po at yun yung nagiging fear ko every time na gumagawa ako ng work. But this time, sa film na nagawa namin, kung ano yung pinag-usapan, kung ano yung pinlano, yun yung nangyari. Kaya, yung trust na buo talaga po sa akin and may motto nga kami na you jump, I jump. So parang dito talaga na buo yung tiwala ulit na sila naniniwala sa akin. Kung ako hindi naniniwala, sisirain ko yung tiwala nila sa akin. So might as well, pagkatiwalaan ko yung sarili ko para sabay-sabay kaming tatalon sa ano man yung ano namin. Minsan kasi may leading na nagpapaalam dun sa partner. Ikaw ba ginawa mo yun?
Yes, yes, ginawa ko po yun. First time, hello, love, goodbye, kay DJ. Tinext ko siya nun. Tapos, hindi alam ni Kat yun, pero parang with due respect naman. Siyempre, pero kasi dun sa iba kong mga nakatrabaho, tinatanong ko naman sila kung are they comfortable, ganyan. Pero, eto lang, parang for respect, kasi first time ko pong makakatrabaho ang isang taga ABS-CBN na big star. Tapos, of course, coming from very successful and huge love team. So, parang I just pay my respect. Kasi I think that's the right thing to do. At ginawa mo rin yung kay Julia. Iba yung scenario namin mo, Audrey. Iba. Oo, kasi sa amin, like, dahil nga yung friendship namin before, hindi nga while shooting eh. Basta sobrang nag-seal yung bond namin nila, Direk Irene. May mga personal lakad kami sa bahay. Mm. So, mas konektado kaming lahat. Yes. So, wala nang kailangang mga ganun. Yes. Sobrang supportive. Wala nang paalamanan. Wala na po. Eh, lalo na kasi pag ang in real life actors, they should know. Yes po, of course. Lalo po yung matatagal na. Okay. So, Julia, honestly, yung kasama mo sa Mara Clara, ang taas na. Happy ka for ka. Super po. Sabi ko nga kung may unang magiging proud, isa na po ako siguro doon. Para akong ano talaga, ate by heart. Kasi ever since, may mga past scenarios kami na andun pa ako lagi sa bahay niya. Yung it's as if talaga kapatid niya ako. Ganun niya ako tinuring. And masasabi ko yung friendship namin, hindi siya basta-basta showbiz friendship lang. Ang bond namin is special. Kasi para ang tawag nga namin kami ang original love team. Yes, so, yes. Hindi ko siya masabi na parang may ganunan. Kasi even with Kath, kung alam nila kung paano makapag-usap sa akin si Kath off-cam, hindi ko na-feel na superstar siya at hindi niya pinapa-feel sa akin yun. So, dun palang klaro yung friendship and never namin nakita or pinag-usapan yung work. Yun naman yung kinaganda sa relationship naming dalawa. And isa lang rin sa pangarap namin kapag nag-uusap kami, sana naman eventually time will come, makagawa kami ulit. I don't know if one small series lang or telesere ulit or hindi namin alam. Pero isa yun sa mga pinapangarap namin ulit na magawa. Oh, anyway, si Alden. So, lahat ng negosyo, pinapasok mo na. Ano pa ba pangarap mong pasoking negosyo? Eh, ako naman, Ma'am Bogs, kung ano naman nandiyan na pwedeng gawin, gagawin kung may opportunity. Oh. So, ano lang siya, it's really more of, nasa stage po ako ng buhay ko ngayon na I seize every opportunity kasi sayang kung hindi naman, kung pinalalagpas lang natin. Oh. Bakit? Anong gusto mong patunayan? Bakit parang halos lahat pinag-aaralan mo, gusto mong pasukin? Parang gusto ko lang pong matuto doon sa mga pagkakamali ko noon. Well, especially po sa negosyo. Minsan, may mga tao na sasamantalahin ka dahil meron kang i-invest pero wala kang alam. And this came from true to life experience na I don't want to go into details. Pero may mga losses ka din. Yes po. Yung naloko po ako. Naloko ka na. Hindi naman po siya parang scam. Pero parang ganun. Pero yun kasi yung problema, Mama Ogs. Ngayon ko nare-realize at my age now na mas okay nang mas marami kang alam kaysa marami kang pera. Kung marami kang pera pero wala kang alam, maraming taong magte-take advantage nun. Yun po ang nangyari sa akin way back 2016 during the height of Aldab and talagang buhos. Naloko ka ng malaking pera? Ng iba-ibang tao po. So tuition fee mo yun? Opo. Wake up call ko yun na parang ngayon na natututunan ko itong mga bagay na to na parang sabi ko sa sarili ko, paano ako napasok dito? Kasi syempre yung mga taong nasa industriya ng negosyo, lalo sa mga investments, memorize nila yan. And kumbaga kung i-offer nila sa iyo to, alam nila kung paano pagandahin yung offer na mapapa-oo ka. Pero yun nga po, ang hirap nun kasi parang ang hirap magtanong ng mga bagay na hindi mo alam. Tapos yung iba magtatanong sa akin, bakit ngayon ka nagtatanong? Sabi ko kasi po dati, hindi ko po alam kung anong itatanong. So paano po ako magtatanong? Pasok ka lang ng pasok. Pasok lang ako ng pasok. Mm-hmm. Kung kukwentahin mo yung mga losses mo, magkano yun? May 100 million. Low banker. More or less po siguro. Sa span of 2016 to 2023. Mga 100 million? More or less po, yes. Oh my God. Hindi man po siya losses, but the return, ang babagal po, wherein may mga ibang investments na kaya yun mabawi nang hindi ganun katagal. Pero, yun nga po, kung hindi ko kasi siya nadaanan, parang sa mga matatanda, di ba, Mama Ogs, parang ang daling magpayo sa mga matatanda. They teach us lessons na ganito yan. Pero ang perception ko po dun ngayon is that's more of a caution. Parang mag-ingat ka, kasi ito, nako, ako, nung ganyan. Di ba, mahilig sila sa ganun, kinikwento yung past experiences. But, hindi mo talaga matututunan yung isang bagay kung hindi mo siya pagdadaanan. Yun yung parang these people around you that cares for you can only do as much. Pero hanggat hindi mo kasi siya nadadaanan, hindi mo malalaman kung ano ka dun sa sitwasyon na pinapayuhan ka nilang mag-ingat. So yun yung nangyari sa akin. So ito po, ganito po ako kagigil about knowledge, yung pag-aaral kahit on my free time. Yun eh, parang rule of thumb sa pagdating sa pera. Ito, kinikwento ko rin kay Jules yan. Huwag mong ipapakita sa mga tao na wala kang alam. Kung wala kang alam, aralin mo muna, tsaka tayo mag-usap.
usap. Hindi yung porket, oh well, kagaya po, for example, cryptocurrency. Ang dami pong naluloko sa cryptocurrency lately. So, cryptocurrency is considered a digital asset. Wala po siyang basis. Unlike stocks, may kumpanya. Meron kang tangible at meron kang nakikita. May basis ka kung bakit ganun yung nagiging presyo. As opposed to cryptocurrency, ang nagiging parang tool lang niya for the appraisal at saka yung pagbaba ng presyo is supply and demand. So, very volatile, very high risk kasi high loss, high risk siya eh. So, ang swerte ng mga yumayaman dyan. But, yun nga, kung hindi ka marunong, huwag mo nang pasukin. Kasi, sa mga nanonood po, piece of advice, if it's too good to be true, it's not good. Wala pong ganun. I mean, kung magpasok ka ng 10,000, in 15 days, magiging 20,000. Parang awa nyo na po. Niligtas nyo na yung sarili nyo sa ganyan. Curious lang ko, Jules. Kaya ka gusto mong magtapos, may papasukin ka bang negosyo dahil business management? Gusto ko po. Pangarap ko po talaga magtayo ng restaurant kasi mahilig din ako magluto ever since. Awesome. Na yun yung isa sa pangarap ko. Saka parang gusto ko lang po magkaroon ng yung tipong kahit tumanda ako, meron akong naiwan. Di naman parang legacy. Parang legacy na gano'n. And parang ang love language ko po kasi taga magluto. So parang gusto ko lang din i-share yung part na yun. And kaya ko rin inaaral yung business side sa course ko para lang baka sakali makatulong din. So ayan, tatayo po ng restaurant si Ju. Soon. Manifesting. Manifest. Ito ay 5 breakups and a romance. Tama ba ako mag-shota kayo dito? Yes po. Yes po. Yes po. So, syempre may mga intimacy. Ano yan? Ako ba mag-explain? No, ikaw na lang. Hindi, kasi actually, mga moms, siyempre si Jules, bago, siyempre, nabasa na po namin yung script and nakita po namin na talagang merong mga intimate scenes. Meron kasing hindi pa napakita sa trailer na mga nagawa naming eksena na parang ako, kahit ako personally, hindi ko pa rin nagawa yun sa kasama kong leading lady sa isang project. And nakakatuwa kasi coming from Jules na hindi mo kasi siya masisisi, mga moms, with those kinds of decisions before. Kasi syempre, yung tiwala kasi ni Julia Montes, hindi niya basta-basta binibigay ng ganong kadali. That's, yun po yung nakita ko. So, hindi niya question yung mga eksenang yun, pero hiningi niya ng tulong po sa aming dalawa ni Direk Irene. Paano ba to? Kasi sa totoo po, hindi ako komportableng gawin. Pero, pero parang, ewan ko, mahusay kasi yung director tsaka writer natin eh. Kumbaga, para po kami nagsayaw. Nirehearse kasi namin siya, Mama Ogs, prior to the first day of shoot. Parang ang ginawa ni Direk sa amin, Mama Og, kung ano po yung plano niyang makita sa eksena, sinabi niya na sa amin prior. So kami, hindi kami masyashock sa shooting day kung paano siya namin gagawin, paano siya imamount. Kasi klaro sa amin yung gustong maging vision for that specific scene. Kasi, aminin natin, Mama Ogs, yung ibang mga intimate scenes kagaya ng ganun, kinukunan niyan isa, dalawang oras, tapos nakahubad lang yung mga artista, nag-iiba-iba ng angle ng camera pag sa teleserye. Ito yata, 30 minutes. Tapos direct to the point. Direct to the point. Tapos po namin siyang kunan. Kasi ako po sanay na parang sa mga intimate scenes na nagagawa ko sa mga projects, ako po nagtadala. Pero this time, sabi ko kay Jules, Jules, dalin mo ako, susundan lang kita. Parang pag napanood nila, parang ako ano yun ah. Wait lang. Parang mas marami siyang alam kaysa sa parang naano ko doon ah. Pero yun, I mean, just to make her feel comfortable, syempre babae pa rin po si Julia. And kahit nasabihin natin na acting lang yun, still, syempre may mga bagay na minsan talaga ginagawa ang mga aktor na hindi talaga nila ginagawa sa totoong buhay ng ganong kadali. Di ba minsan sinasabi nila na trabaho lang, walang personalan. Pero I think in this aspect of a profession, which is acting, nag-ano kasi tayo, nagkikwento tayo ng buhay. So, goes to show na in a way, yung acting is like an extension of our unique self. So, for that, parang, of course, yun nga po, top of mind lagi, protection si Julia Montes. Yun. Sa kabilang artisa, naparamdam niya rin sa akin yung respect. Kaya parang as babae, hindi ka maiilang na, naku, paano ko ba ito gagawin? Kasi ramdam mo yung magtutulungan kayo at hindi awkward gawin ang isang bagay na mahirap for me as babae. Kasi may ganun po kami nung actual shoot na, Jules, okay ba sa'yo? Hanggang saan mo gusto? Ganun po. Siya ang nagsiset ng boundaries. Okay, sige dito. May usap. May usapan talaga at matinong usapan kasi sa love scene to ah. Sa love scene po. So, meron kasing mga, yun na, may mga nababalitaan din po ako minsan ng mga actors and actresses na, of course, minsan parang nag-go overboard and na tinutuloy sa, or parang after the shoot, tuloy na ang shooting sa iba.
Yan po ang hindi natin sigurado. Pero I mean, yung sa eksena, di ba? Yung sa eksena, tapos parang eto si yung leading lady, nababastos kasi nag-go overboard yung kapartner. So, hindi siya free-flowing hindi lang. Hindi free-flowing, maganit kumbaga. So, bakit ganun si Alden ngayon? Sa mga nakaraan mo bang nagawa, merong nagselos? Wala, parang wala naman po. Wala po actually. Kahit yung iba na ibabalita ko ah. Ibang balita sa akin. Kahit po yung iba na of course make a partner in real life, parang alam ko na sinasabi ng mga mags. Anyway, yun po. Wala po and alam naman nila po na pagdating na pag narinig ko yung action and pag narinig nila yung action, trabaho tayo. Pagkat kasi nga baka na-conscious ka na sa mga nakaraan mo o sa isang pelikula mong particular na ginawa na nagkaroon ng misunderstanding or selusan. Kaya ingat na ingat ka na ngayon. Alam ko na nga. Well, ako po kasi at the end of the day, I treat my job seriously. Wala akong hidden agenda sa mga nakakatrabaho ko and I respect their personal lives. So, hindi ko po gagawin yun. Nasa ka-partner na lang nila yun kung anong iisipin sa akin po. So, how did you handle it? Hindi po. Pag may mga ganong issues naman po, kung gusto makipag-usap, usap. Kung ayaw, hindi na natin, di ba? Parang hindi ko po ipipilit kasi alam ko naman po kung paano ako magtrabaho. Hindi ako para magkaroon ng personal na agenda to anyone. I mean, to... Pero baka nabibigyan lang din ng kulay kasi sobra talaga siya maalaga. As a gentleman na, hindi yung may mali siya or whatsoever po. Maalaga talaga siya. At sa babae, yun naman yung kailangan namin kapag may ka-partner. Kasi, syempre, hindi mo may iwasan sa set. Depende kung anong sitwasyon, yes. Anong location, anong damit namin. So, yung personality ni Alden, perfect siya as a partner. Curious lang ako dito sa 5 breakups. Ano to? 5 beses kayo nag-break? O may mga dinaanan lang kayong mga... Siguro we can say po 5 hardships ng relationship. Pero kumbaga yung kwento po is kami pa rin. Buo. Yung different stages. And nangyari po yung buong pelikula in a span of 8 years. Ganun siya katagal. Sa mahigit kumulang 2 oras po na panonood. Yeah. So, ang ginaganda po kasi ng pagkakasulat ni Direk dito and kaya ko siya na-appreciate. Hindi siya linear kasi Mama Ogse. Because sanay tayo sa storytelling, di ba, na may umpisa, tapos may conflict, may climax, may resolution, tas ending. Ito kasi walang ganun po eh. Putol-putol siya. So parang yung mga eksena, hindi siya tahi. Pero kami pa rin. So merong iiwang spasyo yung bawat phase ng pelikula para pag-isipin yung audience, ano kayang nangyari? Paano sila napunta dun? Teka, ano na to? Yung ganun, to make it more unpredictable. Kasi kahit kami, nung binabasa namin po siya, naiintindihan namin eh. Pero nung pinanood na namin, sabi, Woy. Kami naapektuhan, kami pa po yung gumanap. So parang first time ko naka-experience na na-excite ako sa isang project na napasama ako kasi parang ang surreal po nung experience nung pinanood namin na alam na namin yung paano kinunan, yung mga eksena. Pero nung kami na nanood, ganun kami ka-affected. Iniisip namin what more pag napanood pa ng tao. 2 minutes, Mama Ogs. Hindi kami tumitigil. 2 minutes. Na to the point na nung nandun sa Direk, sabi ni Direk, naartehan nyo na lang yata ako. Oo, makakala ni Direk. Kasi, talaga. Kaya good luck sa 5 breakups and a romance. Yes, ma'am. Thanks, ma'am. Huwag ang comeback niya ito. Thank you. Ay, naka, ma'am. Ayaw ko po mag-overpromise, pero... Sa pelikula lang ito, ang dami-dami yung kwento na parang, ano, nang tatakam lang kayo. So, ano ba rito yung pinaka-paboritong yung eksena ng dalawa? Actually, Mama Ogs, marami po kaming paboritong eksena. Pero ito po, meron kaming dinukot na eksena na exclusive po naming ipapapanood sa kanila na dito lang po nila mapapanood po sa show natin. So, panoorin niyo po. Lance, I'm sorry ah. Hindi ko talaga gets eh. Ano bang balak mo? Balak, what do you mean? Bakit mo ginagawa to? Gusto kita. Gusto kita makilala pa. Alam mo, hindi mo ako magugustuhan kung nakilala mo ako sa Pilipinas. Isa pa yung nangyari kagabi. Nangyari lang yun kasi pareho tayong lasing. Hindi ba nakapagkape na tayo nun? Lance! Hey! Sigurado ka bang gusto mong kalimutan yung nangyari kagabi? Wala ka talaga naramdaman? Sex lang? Oh.
Hey, for your information, hindi lang kayo mga lalaking pwede makapag-sex without feelings. But yeah, I have feelings. Gusto rin kita. Oh, nakakaloka! Oo, nakakaloka. May ganun palang eksena, no? Yes, probably. O anyway, yung kabuuan niyan, kailangan mapanood nila. Yes, yes. Mama Ogs. Ayan, syempre, sa lahat po na nanonood ngayon, inimbitahan po namin kayo. Balik tayo sa sinihan. Yeah. Ibalik po natin yung kasiyahan natin, mga Pilipinong, sabay-sabay, buong pamilya nanonood sa loob ng sinihan. 5 breakups and a romance po. Yan, so now showing na po kami. Mm-hmm. And rated PG kami, Mama Ogs. We're very grateful to MPRCB dahil lahat po makakanood. Yes. Kahit mga batang bagong panganak pwede nyo kundarin. Pero kagaya nga po ng mga kwento ng napapanood natin sa sinehan, this is not the usual love story. More than a love story, it's a life story. Life story po siya.